Saan pumunta si Jesus? Sa bundok. Anong bundok? Okay, matakas. Okay. Saan kasama ni Jesus? Pedro, Santiago at Juan. Kanyang tatlong paboritong alagad. Magkaano-ano si Santiago ni Juan? Magkapatid. Anak sila ni Ninong? Si Beteo. Okay. Anong ibang pangalan ni Santiago? Okay. Oy, dadalhin dapat yun. Okay yan. Jaime. Okay. At nung sila'y naroon, nasa 2, anong nangyari kay Jesus? Nagbagong anyo si Jesus. Okay, pagbabago, anong pagbabago nagkaroon? Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka.
Okay. Parang Godzilla. Ang ano? Biglang nakating puti. Anong naisip niya? Anong itsura ni Jesus? Parang araw. Parang araw. Para siyang kwan. Ano? Anong na-imagine ninyong itsura ni Jesus? Para siyang anghel. Sino puti si Jesus? Ang daming puti yung busilak ang kanyang gabi. Okay, ang daming. Okay. May type na kaya nun? Ariel, malamang yun. O sige, basta't maliwanag, basta't ibang kaputian. Okay. Katri, sino nakita ng mga alagad na kausap ni Jesus? Moses at Elias. Anong pagkaalala niyo kay Moses? Famous siya sa ano? Si Moses ay famous sa Ten Commandments. So, Ten Commandments. So, si Moses ay kumakatawan ng? Sampung utos. Laws. Batas ng Diyos. Elias, sino ano si Elias? Propeta. So si Elias ang kumakatawan ng? Propeta. Mga propeta. Okay. Ngayon, nung makasapol na, nung makita ang may kausap si Jesus, anong sinabi ni Pedro? Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. At anong kanyang gagawin? Gagawa ako ng tatlong kubol. Bakit kaya nang sinabi ni Pedro? Kasi parang ayaw niya na sigurong bumaba. Kasi magtatayo na sila ng tirahan eh. Oo, sabi niya, mukhang masaya rito. Mukhang maganda ito. Oo, maganda. Karaniwan tayo ganun. Kung pag nasa maayos na buhay, ayaw na tayo bumaba. Okay. Pero, sa five, biglang anong nagkaroon? Nililiman sila ng maningning na ulap. Okay. At anong meron? May tinig. Anong sinabi ng tinig? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Okay. Pakinggan ninyo siya. Sinong nagsasalita? Ang Diyos Ama. Dito sa Maynila. Kasi anak eh. Si Jesus ang anak. Okay. Nagsasalita. Kaya Ama. So, bukod sa kinalulugdan, anong sabi? Pakinggan ninyo siya. Okay. Tinig ng Diyos yun ha. Pakinggan. Okay. So, nung nakinig ang tinig, anong nangyari sa kanila? Sila'y natakot at sila'y napasubasob. Anong nasubasob? Dikit ang mukha sa lupa. Okay. Anong ginawa ni Jesus, Seven? Nilapitan at sila'y hinipo. Anong sabi ni Jesus? Tumindig kayo. Okay. Huwag matakot. Tapos, nung sila'y tumayo, sinong nakita nila? Si Jesus. Si Jesus na lang. Wala na. Saan ka na papunta ang dalawa? Bumalik na. Naiba na yung scene. Naiba na yung scene. Nahulog ka bundok. Dati kasi, kalangitan yun eh. Spirito lang yun sila, di ba? Glimpse of heaven yun eh. Okay. Tapos, anong ginawa nila sa 9? Okay. Anong nakita ninyo dito? Bumaba sa bundok. Anong nakita ninyo doon? Anong nakita sa pagbaba? Oo. Yung bakit? Yung sa pagbaba, anong nakita ninyo? Anong pinakikita ng Diyos?
na bumalik. Bumalik na sa kanyang gawain. Anong more particular? Anong pinakikita niya? Saan ba sila naroon dati? Ang bundok. Sa tapak ng bundok. Bumaba sila. Anong ibig sabihin nun? Ano? Kaya nga nung nasa bundok, sabi ni Pedro, patatayin po ako ng bundok. Ngayon bumaba sila. Anong nakikita ron? Pakikiisa sa mga nasa baba na naghihirap din, naghahantay. Anong nakita ron? Walang nananatili sa taas. Tatandaan ninyo ito. Walang nananatili. Wala, hindi natin nakuha. Kaya nga inuwi ko. Kaya ayaw pala na ano magtayong nagkubur pa. Walang nananatili sa tatandaan ninyo. Kaya ano ba sa buhay? Na hindi lagi gano'n sa taas. Okay, anong pinagbilin? Huwag ninyo sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi ano muling nakuwan. Yung nakita si Moises at anong si Moises. Ha? Yung tungkol kayo sa iba, pangitain ano? Pangitain, yung parang... Anong pangitain na ano? Sabi, mamubuhay ulit yung anak na tao. Hindi. Okay. Hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Okay. Si Jesus yun, no? Oh. Si Jesus. Then na, sumari. May kwento yan. Kaya ninyo sumari yan. Sinong nag-aral kanina? Ako nag-aral ako kanina. Sige. Si Pedro. Oh, sige, simula ko. Ano lang naman yan eh. Unang eksena, tinawag ni Jesus ang tatlong alagad. Si Pedro, si Santiago, at Juan. Unang eksena. So, umakyat sila. Unang eksena yan. Basta tuloy-tuloy yung kwento. Umakyat sila. Nung pag-akyat nila sa bundok, nagbagong anyo si Jesus. Naging puting-puti ang kanyang mukha na parang snow at pati na ang kanyang damit. Tapos nakita nila na nakikipag-usap siya kay Moises at kay Elias. Kaya nung makita ni Pedro, sabi niya, Panginoon, maigi pong dumito na tayo. Ipagtatayo ko ng kubol si Elias at si Moises. Habang nagsasalita pa siya, bumaba ang ulap na nagniningning at nililiman sila at may nagsalita na sinabi na ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Makinig kayo sa kanya. Tapos matapos nun, anong napakinggan ni Pedro at yung mga kasama, nasubasob sila dahil natakot sila. Then, hinipo at si Jesus at sinabi sa kanila na huwag kayong matakot. Then, pagtingin nila, wala na si Moises at si Elias. Si Jesus na lang. At matapos nun, sinabi ni Jesus na at sila ay bumaba na sa bundok at sinabihan sila na huwag niyong sasabihin kanino man ang pangitain na ito hanggat hindi pa nabubuhay. Hindi pa nagaganap ang muling pagkabuhay ng anak ng tao. Okay, bagsak. Very good. Very good. Very good na tayo yun. Nagsilang eh. Okay, may pwede pa siya yun. Okay. So, tama yun. Kita ninyo yun. At pag alimbawang meron nagsasalita,
makinig lang at kung gusto niyo magsalita kayo magbabahagi, okay, para tama lang yung ating ano. Okay, di pa tayo Dennis. Well, 1, 2, 4, A. Hanggang doon lang kayo sa ano, sumunod. Hanggang sumunod lang. Genesis 12, 1 to 4. A. A. Hanggang sumunod lang. Alin? Hindi nawala. Guys. Sige, yun ang iba naman magbasa. 1, 2, 4, 8. Yung gando lang sa sumunod. 12, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4. 8. Sige, basa mo, basa mo. Magbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, isanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, bihong ako'y ihimukin, na tulad mong inagpala, sila ay pagpapalain niya. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. Sino nag-uusap? Si Yahweh at si Abraham. Abraham nakalagay sa Abraham. Abraham. Sino si Abraham? Si Abraham. Paano naging Abraham yun? Nung matapos yung magkaroon ng covenant. Laking Abraham yun. Oo. Binago ng Diyos yan. Nung magkaroon ng covenant. Ano naging part? Sa atin? Yung pagbabago ng pangalan sa pinakot ng kanina yung na-apply. Sa kuhan, Papa. Okay. Ang Papa, bagay naging Papa ng pagbabago ng namin yung pangalan ng pangalan. Pag pinili siya. Kasi iniwan na nila yung dati. Si Pope. Ano ito? Pope yan po si Okay. So yun yun. Si Abraham. Si Abraham. Okay. Anong iniutos ni ng Panginoon kay Abraham? Bisani lang na rin. Bayan. Bayan. Ano? Mahirap yun ha? Mahirap yung pinagawa sa kanya niya. Tapos, saan siya pupunta? Bayang ituturo ng Yahweh. Yahweh. Okay. Yun. Kung tutusin, makita ninyo, si Abraham ay kontento na doon. May pamilya na, may ari-arihan, nasa bahay ng kanyang ama, ay tinawag ng Diyos na umalis. Kung kayo yon, kaya ninyo. Ako hindi pa ako nakakasiguro kung sino yung nagsasalita, kumbaga sa Juan eh. Kung Diyos ba yun, o demonyo, o Juan eh. Ang sabi ay sinabi ni Yahweh. Hindi ako, kung halimbawang ako. Kung sa akin, kasi wala ko intimate relationship si Abraham kasi may intimacy na siya kay Lord. Yahweh nagsabi. Pero, may pangako, anong pangako sa ito? Mababantog ang iyong pangalan.
Siya yung father ng Muslim at ng kwan, Christians. Satre, kung may pagpala sa kanya, ano mangyayari? Pagpapala. May sumumpa. Susumpain din. Sino susumpa? Yung mga magsusumpa kay Abraham. Oh, pag may nagsusumpa kay Abraham, sino susumpa? Siyaw. Siyaw. Okay, anjo. Tanda rin yan. Okay. Tapos, at the end, anong ginawa ni Abraham? Sumunod. Sumunod. Sa utos ng Panginoon. Tatlong piraso. Oo nga, tatlong buwan lang to eh. Apat. Apat, apat lang na buwan. Okay, so Marie. Apat na eksena lang yun. Okay, so Marie. Isanin daw ang kanyang bayan. Ay, ano? Pumunta sa lugar na ituturo niya. Sige. Sige. Tuloy. At? Nagtutok tayo, di ba? Sabi niya, tuturo nga niya. Paramihin daw niya yung lahi. Babalawin siya kanyang pangalan. Sige. Mababalawin ang kanyang pangalan. Tapos? Tapos, kung sino daw yung susumpa papala sa kanya, pagpapalain din ni Yahweh, susumpain din, susumpain din ni Yahweh. Okay, then at the end kahit yung divorce for work sa Biblia dapat na eksena lang ma-remember ko pa ngayon. Okay, then nahimay na, nasumari na, connect nga. Assignment. Ako may assignment ako, kaya lang hindi ako sure kung tama ito. Connect tapos sa sunod. Kinalulugdan. Sige, kinalulugdan verse. Sabihin agad sa akin ng verse. Verse 3. Sabihin agad, di ba? Natural. Verse 3. Ha? Verse 3 ba? Yung kasigurado eh. Ah, sa ano yan? Sa Mateo. Oo. Nakita kanina sino mo. Ito, okay. Hindi. Hindi. 5 yun. 5. Verse 5 yan. Verse 5. Ay, no. Kinalun. Verse 5, oo. Good. O, 5. Sa Genesis. Sa Genesis. Verse 2, kaya? Verse ano, gusto ko tamang verse. Kinalulugdan. Verse 9. Wala, hanggang 4 lang tayo eh. May 9. Ay, iba pala. Pagpapalain nila. Okay, verse ano yan? Verse 3. Okay. Verse 3. Magpapala, pagpapalain ng Diyos. So yun ay magiging, pag tayo pinagpala ng Diyos, tayo pinagpapala ng Diyos dahil tayo kalugod-lugod sa Diyos. Yan ang katangian ng pagpapala ng Diyos, maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Verse 3. Okay, ano pa? Kalugod-lugod. Ano pa? Pagsunod. Pagsunod, verse. Verse 4 sa first reading. Very good, good. Tapos sa Gospel. 9. Gusto ko tamang word na magkikita ng pagsunod. Kahit isang word lang ang sabihin ninyo, alam ko na pagsunod yung verse. Pagsunod. 5. Anong sinabi? Pakinggan. Very good. Pakinggan. Pag nagsabi ang Diyos, pakinggan, dapat sumunod. Okay. Kadugod-dugod. Pagsunod. Importante yan.
Meron nag-assignment ha? Sige. Ano pa? Pananampalataya. Yung pananampalataya, wala pero masyado. Meron mas tamang word doon. Pagbabago. Yung word kasi pagbabago, madaling hanapin dyan. Verse. Pagbabagong anyo. Okay, pagbabagong anyo. Verse 2. Pagbabagong anyo si Jesus. Okay. Genesis. Verse. Ano? Okay. Alisan yung verse na yan. One. Bakit nagpabago yan? Umalis. Pananampalataya din yan. Bagong bayan. Okay, bagong lugar. Umiba yung kanyang lugar. Okay, pagbago ng lugar. Jesus naman ay nagbago. Ano yan? Pagbabago ng walang katiyakan. Kasi nasa comfort zone pa ang sinkaroon. At yan ay kumisa hindi natin kaya. Iwanan yung pamilya, iwanan yung pag may gawain, hindi maiwanan yung ito, hindi yung particular na ano ha. Nung minsan kasi kalimbawa, minsan, hindi maiwanan yung apo. Iwanan yung asawa. Ay pag matanda na, iniiwanan siguro. Parang pagbago ng asawa, hindi ganun yung pagbabago ha. Dapat ito yung pagbabago for good ha. Iba, permanenteng pagbabago yun. Okay, isa pa. Magaling na kayo ngayon. Sige. Alam ko, nakikita ko kayo na magsasalita dito pagdating ng araw. Ilang tayong panahon nyo. May pagsunod na, no? Meron. Pagsunod. Kalugod-lugod. Ano pa? Walang pananampalataya, halos parehas na lang pag-ano, okay, no? Yung, bagong anyo eh. Kasi hanapin yung pananampalataya, mas malinaw yung pagbabago dyan eh. Anong meron pa nakita niyo? Yung pagpapala, meron na ba? Yun na nga yung kalugod-lugod. Kalugod-lugod, oh. Yun, pag pinagpala. Ang isang kondisyon ng kalugod-lugod, ang pagpapala ay pagiging kalugod-lugod. Kaligtasan. Kaligtasan. Verse. Kaligtasan verse. Verse. Ha? Nine. Anong sinabi sa nine? Okay, muling mabubuhay ang anak ng tao. Kaligtasan niya. Sa Genesis, verse. Kaya umalis si Abraham. Three, anong sinabi? Sumpain mo yung pagpala. Ay, hindi yan. Sumpain at sumpain. Okay. Yung sumpain, negative yun. Negative. Pag sinumpa tayo ng Diyos, wala tayong kaligtasan. Tatanda niyo ito. Word na word ng Diyos to. Huwag kayong susumpa sapagkat susumpain tayo ng Diyos. Kaligtasan. So, pag tayo sinumpa ng Diyos, wala tayong kaligtasan. Impyerno na talaga yun. Kasi word niya ito eh. Impyerno na. Kapag may sumumpa, kapag sinumpa kasi may aking susumpain, salita ng Diyos to. Okay. Ano nga yung connect? Kalugod-lugod, pagsunod, pagbabago, at kaligtasan. Kasi natin improvement ninyo. Okay. Very good. Very good. So, sobra siguro kain natin ng mani. Maganda, maganda ang mani. No? Number one ang mani. Umipikto na yung... Okay. Lipat tayo sa Timothy. Dalawang Timoteo. Hindi ba Timoteo? Ay, si Brad pala. Timoteo yung anak niya. No? Dito apo, ba kinuha yun? Ay, apo pala. Apo yun. Diyan kinuha? Sa
Okay, pagbasa. Pagbasa mula sa aklat. Ikalawa. Ikalawang sulat. Ikalawang sulat ni San Pablo Bible. Okay. Kaya huwag kang mahiyang magpatutuo tungkol sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikahiya na isang bilang. Alam-alam sa kanya, sa halip ay makinabig ka sa pag-iis para sa magandang balita. Sumasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na naglilintas at tumawag sa atin para sa isang kanan na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, hindi ay sa kanyang lilunin at magandahang lupa. Sa simula pa, ito ay ibigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit ito'y nahayag na ngayon. Nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas, pinakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Salamat sa Diyos. Sino magkausap? San Pablo, mga taga Timoteo. Hindi lugar yun, Timoteo. Joke pa. Kaya nga sa tanong ko, ang tanong ko sino magkausap eh. Mag-ingat kayo dyan. Baka joke lang yung tigay natin. Sino magkausap? Timoteo. Timoteo. Pablo. Pablo. Ano pa kayo usap ni San Pablo kay Timoteo? Magkausap. Hindi. Actually, dapat sabi kayo mag-uumpisa. Yung makihatisan. Kahirapan. Dahil sa mabuting balita. Okay. Hati sa kahirapan. Okay. Ibig sabihin, sama-sama tayo sa hirap. Sa hirap. Okay. Dahil sino tumawag sa kanila? Yung tumawag sa kanila. Si Jesus. Para maging ano? Para kanyang maging bayan. Okay. Ngayon, yung hindi daw dahil sa mga kanilang nagawa, kundi ano, ayon sa ano? Sa kanyang layunin at kagandahang loob. Ibig sabihin, grasya ito, di ba? Grace. Layunin at kagandahang loob ng Diyos. Okay. Hindi tayo masisave sa pamagitan ng ating gawa, kundi sa grasya. At di ba merong kuha niyan? Okay. Yan ang Protestant at saka ng Catholic eh, pinag-aawayan yun. Pero, do gracia, pero iba na ang may baon. Ito lagi kong inikaano sa inyo na yung gracia ng Diyos, totally gracia ng Diyos lang. Hmm. Wala tayong kasiguran, pero iba na ang may baon. May baon. Iba na yung may baon. Itong ginagawa natin na isang way na ating baon para magkaroon ng gracia ng Diyos. Okay.
Okay. Atin pa. Okay, so nahayag ang pagdating ni Kristo na tagapagligtas at sa pamagitan ng anong kanyang nilupig? Kamatayan. At anong inihayag? Buhay na walang hanggan. Okay. Kamatayan at buhay. Sumari, kaiksi lang yan. Tatlo. Tatlong buwan lang to. Anong sabi niya? Anong pakiusap? Magkahiya. Makihati sa paghihirap sa dahil sa mabuting balita. Okay. At ang ginawa? Ihati. Tapos dahil sila'y ano? Sila'y muna yan. Ihati sila'y ginawa sa kanila. Sila'y tinawag para maging banal. Bayan. Ayan. Okay. Pero ito'y kanyang ginawa. Ginawa yun sa hindi lang sa nagawa ng tao, kundi sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng layunin ng kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Okay. Nung naayag si... Tapos, anong nangyari? Naayag si Kristo. Anong nagginawa ni Kristo? Si Kristo ang lumubog sa kamatayan. At nagligtas. Hindi pa muna. Inihayag. Buhay na walang hanggan. Inihayag ang buhay na walang hanggan. Dahil na. Inihayag. Unting-unti lang yun. Yung sumarun yung apat na doon na yun. Yung connect ninyo. Ngayon na ang pinapanklo ko sa inyo. Ano yung connect natin? Buhay na walang hanggan. Ito kaligtasan. Ito kapatid na namin connect yan. Pagbabago. Pagbabago, pagsunod, kaligtasan, kalugod, lugod. Sabi lang niya sa akin yung mga word at saka verse. Kaligtasan. At ano yung isa? Pagbabago. Hindi, meron na. Kalugod-lugod, kaligtasan, pagbabago, pensya. Pagbabago ang anyo. Pagsunod ko yun. Pagsunod. Nasaan? Verse 8. Anong sabi? Sabi mo na sa akin yung word. Yeah. Isang word lang sabi mo sa akin. Makibahagi ka rin sa mahirap. Gawa. Ay, ito yung paligtas sa naligtas. Yung sa 9. Bakit? Mas may magandang kaligtasan diyan, word na word. Or word na word yung na diyan. Ito kaligtasan sa 9. Siya ang nagligtas. Nagligtas pero mayroong mas tamang word diyan sa kaligtasan niyo. Ano pa kayo? Dumating si Jesus na ating tagapagligtas. Hindi nga yan. Ayaw mo si buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Kalina pa. Wala kayo sinabi na natin yun. Kalina yun dun sa ano, pero ngayon ang kinukunik natin ay manipulit. Pinagpipilat niya kasi na yung 9 eh. Hindi kayo nag-assignment dyan. Buhay na walang hanggan. Kaligtasan. Kaligtasan niya. Sige. Sabi ko na pinagpipilitan mo yung 9 mo, sabi na hindi. Ayun pala yun. Pagsunod. Verse. At word. Verse 8. Pagmuntahiyan. Hindi ang verse.
may tamang verse dun sa pagsunod. Tinawag. Pag tinawag, tumawag na, pero pag tinawag ng Diyos dapat, pag tinawag ng Diyos dapat, ano pa? Ano nang nakonek ninyo? Sa lugod-lugod. Eight. Ano yun? Ano yung hiyate? Ipahagi ka rin sa may kalasin. Ano yan? Hilyo. Sa lugod-lugod. Para sa tradition, sa lugod-lugod. At sa pagsunod. Sinabi ko na nga kanina pagsunod yan. Ang pagsunod is 9. Yung tinawag yung pagsunod. Makihati. 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 Ano yan? Hindi, sinabi ko nga pagsunod. Ang 9 ang pagsunod. Then ay pagsunod, then ay kaligtasan. So, ano kaya sa pagiging nyo? Pagbabago. Pagbabago, anong verse? Nasaan yung pagbabago ba? Pagpakita ng Espiritu sa ating tagapagligtas. Hirap yun. Hindi, madali lang. Kung kayo nag-isip, madali lang. Pagbabago. Ano? Hindi espiritu. Word. Sabihin yung word tsaka yung verse. Pagbabago. Verse 8. Okay, verse 8. Anong word? Hindi nga yan. Ito doon yung nangyari kay Abraham. No. Sabihin ninyo yung word ng sa 8, ano yun? Ang word. Makihati. Makihati saan? Kahirapan. Yan ang pagbabago po. Parang si hindi, pagsunod yung sa akin eh. Yun, parang yung kay Abraham tinawag siya na from comfort zone, pumunta siya sa hindi niya alam na lugar. Ito naman, mas patindi ito, makihati sa kahirapan. Ito, umisa na ngayon natin. Kaya nga tinutukan ko kayo kanina dun sa mataas na bundok. Yung mataas na bundok, bababa. Pero kung din yun eh, parang sakripisyo eh. Dahil kuan mo siya eh, makikihati ka sa maghihirap. Pero yung pagbabago doon makikita mo from comfort zone, bababa ka. Kung kay Abraham, ayos na siya doon. Nadoon niya ang kapamilya, nadoon niya, nasa bahay siya ng tatay niya at secure na siya doon. Pinalis siya ng Diyos. Ito naman,
parang doon sa ating pang-araw-araw na buhay, magsasakripisyo tayo ng panahon, resources, talento. Ito yun, lalo na tungkol sa mabuting balita. At itong ating ginagawa ay isang, ano ito, isang pagbabago. Na babaguhin natin yung ating maluwang buhay, manood ng TV, manood ng cardo, at mag-prayer meeting. Isang way yan ang pagbabago sa ating komposyon, kundi parang magsakripisyo. Mabago yung ating buhay para dun sa mabuting balita. Ito yun. Okay. Ano nang na-connect ninyo? Kalugod-lugod. Kaligtasan, pagsunod, pagbabago. Ano yung kalugod-lugod? Kalugod-lugod. Hindi po ba nakakuha yung kalugod-lugod? Ano? Anong sinabi sa kalugod-lugod? Tignan po, anong word na sinabi doon? Hinihirang niya tayo sa banal. Yun, kagandahan tawa. Yung param yun. Kagandahan loob. Hindi pa makukunik yun. Kagandahan loob ng Diyos. Sa layunin at kagandahan loob ng Diyos. Dahil yung ano yun, kagandahan loob ng Diyos ay pinag-grasya na ibinibigay sa mga kalugod-lugod sa Diyos. Oh, nakita na ninyo? Ay kasi yung connect ito sa saan ninyo pinupunta? Pinaghuhulaan ninyo. Ay apat na verse lang 'yon eh kung saan ninyo pinupunta yung connect. Kaya sabi ko mag-advance kayo ng basa. Madali lang hanapin pag tutuusin lang kung nakita ninyo. Napakadali lang yung mga word na ano hanapin. Napansin ko rin na para makahanap ka ng mga salita, unang-una, dapat alam mo rin yung action words eh. Kasi usually, ito, yun ang mga verbs. Yun ang mga kwan eh. Ano ko sa inyo, ibibigay ko rin sa inyo yung basihan ng pag-connect ninyo para kayo meron kayo. Una, root word to root word. Isulat ninyo sa notebook ninyo yan. Root word to root word. Halimbawa, pananampalataya, pananampalataya. Kung makikita nyo, yun ang pinakamadali. Sige, sample. Lagay niyo sa notebook para hindi ka mahirapan. Di ba rin naka-record? Root word to root word. Example, pananampalataya, pananampalataya. Okay. Pangalawa, root word to root word but negative. Example, pananampalataya, walang pananampalataya. Reverse. But negative. Yung usa kasi root word to root word. Pananampalataya, root word to root word. Root word to root word. Klarado yan. Root word to root word but negative. Ibig sabihin, pananampalataya, walang pananampalataya. Okay, pangatlo. Root word to synonym word. Pananampalataya, pananalig, paniniwala. Katumbas na what? Katumbas na salita. Salita. Yun yung ibig kong sabihin. Kailangan matatas ka din sa mga salita. Iba't ibang anyo ng salita. Ano yung pangalawa? Root word. Root word to root word but negative. Pananampalataya, walang pananampalataya. Root word to synonym word. Ibig sabihin, kahulugan. Salitang kasing kahulugan. Halimbawa, pananampalataya, pwede pananalig, paniniwala. Ayun, correct. Yun na nga. Yung kasing kahulugan, halimbawa, pananampalataya, ang connect mo pwedeng paniniwala o pananalig. Iba't ibang anyo lang ng salita eh. Okay, ang pinakaapat, itong mayroong pirap. Root word to conclusive word. So dito yung sinasabi niya yung action word. Yung
halimbawa, pananampalataya, ang pwedeng connect doon ay pagpupuri o pagsamba. Action word or conclusive word. Dahil yung ano ba, pananampalataya, yung pagpupuri at pagsamba, pag-express ng pananampalataya. Ano ninyo, para madali kayo makapaghanap. Pag meron kayo niyan, okay. Makita ninyo dito, yung katulad nga nung ating ginawa kanina, kaya natin na-connect yung ano, kung alam ninyo yan, yung katulad nga nung nakita natin yung ano, yung dito yung paghanap natin dito sa Timothy, so katulad yung ano, di ba ang ating root word dun sa pagbabago ay ito naman, makihati sa kahirapan. Ibig sabihin, yung dating estado natin, bababa, magbabago tayo dun sa mas mahirap na estado. Yung dating tayo katayuan sa buhay, ibababa natin sa mas mahirap. So magbabago yung ating buhay sa pamamagitan ng sakripisyo ay magbabago. Okay. So yun namang ating ano, yung ating namang pagsunod ay tumawag. Pag tinawag, dapat susunod. So yun yung action word na sinasabi ni Brother Ray. Pag tayo tinawag, dapat susunod. Okay. So yung action, hindi kaya response, hindi kaya conclusive. Conclusive kasi, pag tinawag, dapat sumunod. Okay. Ngayon, yun namang kalugod-lugod, ito rin kalugod-lugod, conclusive din yun. Kasi nga, ano yun? Yun nga ay dahil sa layunin at kagandahang loob ng Diyos. Tayo makakaroon ng grasya ng Diyos, ay tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos kung tayo ay ano, yung sa pamamagitan ng grasya at layunin ng Diyos. Okay. O yung actually yung kaligtasan dito, ano na? No, kung hindi man kaligtasan, yung nakalagay doon is buhay na walang hanggan. So bali yun yung parang synonym, yung kapareho lang. Yung buhay na walang hanggan at saka yung kaligtasan, synonymous lang yun. O maliwanag na. So kailangan talaga. Kaya nga ako ngayon, naglalagay din ako ng dictionary. Kasi kung minsan may mga Tagalog na hindi mo alam, yun din pala yung meaning. So kailangan, okay, alam mo yung mga so yun, mga salita na para kayo, ano, yung meron kayong guide kung paano hahanapin. Kaya, wag muna kayong ano, basahin muna ninyo, dahil kung anong makita ninyo parang pwede, then, tandaan ninyo. So may pagpipilihan kayo. Dapat kung hindi lang apat yan, dapat kung meron kayong ganon, ilista ninyo kung may pananampalataya, kung may pagmamahal, ilista. Pagdating ninyo dun sa ano, second reading, makikita nyo mababawasan yun. Kasi meron dun hindi na ninyo makikita dun sa ano. Eh, meron kayong elimination. Eh, halimbawa, dun sa dalawa, meron kayong nakitang, di ko halimbawa, walo yung nakita nyo sa una, o anin. Pagdating dun sa ano, nabawasan. Pagdating doon sa isa, mayroon pagkakataon, mababawasan pa rin yun. Kumbaga sa kwan eh, selection, kumbaga sa kwan, alin yung matitira within, hanggang doon sa pangatlong kwan. Hindi na kayo mag-i-stack na, kita nyo yung apat, okay na ito. Pagdating nito, paano ngayon, pagdating nyo doon sa ano, sa pala, wala pala yung napili ninyo. Di, babalik na naman kayo, hahanapin ninyo. So, dapat marami kayo sa una, marami kayong ano, marami kayong mga words na seleksyon na pwede. Yun yun, yung makaan. Pagsunod, pananampalataya. Ito yung pananampalataya kasi pwede yun. Kaya lang, pagdating doon, mahirap nang hanapin yung pananampalataya. Mas lilitaw yung pagsunod. O yun, makikita nyo. Makakaroon kayo ng elimination. At talagang mag-aaral kayo.
At saka kailangan talagang kuha ka sa salita na Tagalog. Kasi kung minsan, di ba, ikaw, Bisaya ka, iba yung kwan ng kwan mo. Pero na lang kung Bisayang Bible yung kwan mo. At ang pinaka-importante ito. Ito. Eh, kung Ilocano o Ilocanong kwan. Ako kwan. Ito, kahit ako yan, ito yung ginagawa ko. Baka kayo magbukas ng Biblia, magdasal kayo sa Banal na Espiritu. Yan ang pinaka-the best guidance. Yan ang talagang kailangan yun. Yan ang tagapagturo. Tagapagturo guidance. Yan. Yan ang purpose ng Banal na Espiritu. Tapos kakain kayo ng maraming mani. Yan. Yan. Baka ma-uber-uber niyo sa talino mani. Yan naman sa sobrang talino natin. So at least, meron kayong idea kung paano. Dahil alam ko, kaya lang talaga ang pagbubasa ng Bible. Talaga, kaya, dati ko iniintindi. Pero alam nyo, nung natagpo, may natagpuan ako sa Bible na yung mismong, yung sinabi ni John, talagang ang Panginoon, si Jesu Cristo, salita, kung ano yung lumalabas sa atin, siya yun eh. Yung salita, verbo na nagkatawang tao, siya yan. Kung ano man yung ginagawa natin ngayon, diyan natin kinukuha sa kanya. So, kailangan natin ng connection. Hindi yung verbo. Hindi nyo ba alam yung verbo na nagkatawang tao? Kaya si Jesus, yung salita natin, verbo yan eh. Hindi. Salita ang kwan eh. Kung tutuusin nga, yung mga salita natin dapat nagagaling sa Banal na Espiritu. Mm. At yung Banal na Espiritu, si Jesus. Si Jesus yan. Dapat talagang galing sa Banal na Espiritu. Dahil sumasa atin. Dahil tayo ay templo ng Diyos. Pero, pag tayo nagkamalit, nagkasala, dun nga tayo nalalayo sa Diyos. At kaya tayo tinatawag ulit, para dumapit sa Diyos, para magkaroon ng at itong panahon ng Kwaresma, kaya mahirap panahon ng reconciliation. Kaya nga ulit-ulit yung pagpapaala ng Diyos, dahil alam ng Diyos na tayo mahina. At kaya lang, kahit tayo mahina, hindi pa kakawalaan at hindi aalisin yung dablo. Buong buhay natin itong paglalabanan. Kaya kumain tayo naman eh. The Word of God. Okay. And the Word was God. Hitla na, madali lang yan. Ang der kong nagkatawang tao. Okay, Hilda. Madali lang yan. Absolute. Bababa ang loob. Ay, kalugod-lugod pala. Pagsunod. Bababa ang loob. Kalugod-lugod. Mag-grouping pa tayo. Baka napasubra na ang kain ng manyagin na nakapag-ibla. Dapat katamtaman lang ay handa ng mani. Hindi ganta-ganta. Pero alam mo, naging matalino tayo nung kumain tayo palagi ng mani. Okay. Nasaan ang ibla natin? Kumain ng mali para magkaroon ng pananampalataya. Kumain ng mali.
Hindi na dami ang utak dyan. Pag tumakas, dumami ang utak, magkasa. Hydrocephalus ka dyan. Hydrocephalus na dyan. Malaki ang utak. Sige, anong ibla? Kailangan natin sumunod. Napakinggan daw eh. Inisip ko na ko pag tinatamaan talaga ako ng bitila doon. So, ano? Tumatama din kasi sa akin eh, flow ng ko eh. Asa na ang vlog? Wala po, si Brother Tony, hindi pa na kayo vlog. Yun, dami natin ngayon eh. Kahit mga tatlong beses lang makivlog, nakukuha na yan. Parang trend. Huwag mo lang gamitin yung at. Ang gagamitin mo'y kung. Patawar mo'y talaga gamitin mo kung. Upang mas. Naparami na kain ng manika, iisip. Lumaki ang utak ng cardiocephalus. Kailangan. Oo, oh, sige. Kailangan sumunod. Upang makasunod, kailangan natin magbago. Kailangan sumunod, kumain. Sige. Upang makasunod, kailangan nating magbago upang maging kalugod-lugod sa Diyos para sa ating kaligtasan. Bagsak. Upa. Ako. Ako. Upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, tayo ay magbago para tayo ay makasunod sa kagandahang loob ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kinaikot mo kami doon. Ulitin mo nga bro, ako nahilo rin po sa sinabi mo. Kinaikot mo kami doon. Upang tayo ay makasunod, ay upang tayo ay kalugod-lugod. Upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, tayo ay magbabago para tayo ay makasunod sa kagandahang loob ng Diyos para sa ating kaligtasan. Pinapahirap! Hindi ginagabagsak po na hirap. Parang umikot-ikot na. Ang dami eh. Oh, bagsak-bagsak. Bagsak na. Oh, sa akin naman. Sige. Dapat tayo, ano, sa ating pagbabagong buhay, dapat tayong sumunod sa Diyos Ama upang tayo maging kalugod-lugod at makamtan ang kaligtasan. Ito pa. Brother Edward, dinisip pa. Na ano na, sobra ng kain ng ano? Ng mani. Ng black na ito. Mental black. Nasubrahan na yung ano?
Ang pagsunod sa ating Panginoon na may kasamang pagbabago, tayo'y kalugod-lugod tungo sa ating kaligtasan. Pinagsunod-sunod lang niya. Nakaraos din. Okay. Walang mali dyan. Actually lang is ano, yung po wala ang important. Ang una is ano, pagsunod. Kung kagandahan ng loob. Ang kailangan ay ano, pagbabago. Kailangan tayong magbago upang makasunod sa kalooban ng Diyos para maging kalugod-lugod sa Kanya, para maligtas. Ganun lang yun. Ang una is ano yun, magbabago tayo para makasunod, doon magiging kalugod-lugod. Di ba ganun lang kasi simple? Huwag na yun yung pagkutikutin yung ano, yung mensahe. Yun lang importante kasi yung kailangan ng ano, makasunod tayo. Mapasok sa utak ni Brother Rene, kaya ano yung okay. Wala namang mali doon, walang mali. Kaya yung simple yung lang grammar kasi, lang. O yung ano, at saka yung pagkasunod. Yung pagkasunod. Kailangan yung matutuhan talaga natin magbago. Kasi doon sa pagbabago, doon tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos. At kung tayo makasunod, tayo magiging kalugod-lugod. Kung tayo magiging kalugod-lugod, natural, tayo maliligtas. Okay. O bilang, 1, 2, 3. Ano umpisa? Kahit sa...